Yo, what's up mga kabuso for today's video, yan. Pupunta naman tayo kananay, Melody naman. Ayan, siya naman yung ating pupuntahan ngayon. Bibisitahin din natin sila para ibigay yung ating napangako din ng mga allowance ng mga bata. Kumusta po? Bibigyan mo ba ako? Akala ko umurahin mo ako eh. Sabihin mo sana yon, pasensya po. Opo. Sali po kaya. Ayan. Kinami po kayo. Kamusta? Sabi na yung punso, may naramat ko ba? Sabi kayo buksan. Oo, nalalindig kita. Sabi mo kung malis na, wala akong bibigay, sabi mo. Ito kayo, upo. Upo po, kayo. Merry Christmas sa inyo! Merry Christmas po! Eh, dito ka na ay! Upo ka din eh! Sit properly. Sit down. Ay! Meron naman palang ilaw eh! Hindi, binubuhay parang tipid sa kuryente. Ayan na, may dala ako sa inyo. Konting ano lang. Tapang pag-Christmas ko lang. At saka, ang tinarget ko ngayon, kaya ako pumunta ngayon, ay para kamustahin yung ating mga scholar, sa mga pabaon. Kamusta? Hindi nabutas yung pundiyo mo. Kamusta? Kamusta grades? Okay. Anong grades mo? Ano din, pinakamataas mo nung mag-exam? Hindi. Pinakamababa. Yung ano mo? Average? Average pala. 84. Kulang pa. Dagdag pa. Sa'yo, bunso? Kulay. Hindi pa. O, kailangan nyo alamin para makita din natin. Para malaman natin kung may improvement, kung masipag kayo mag-aral o hindi. Kasi, kailangan mas mataas pa para magtuloy-tuloy yung pag-exposure namin sa inyo ng inyong allowance. Kasi mahirap naman yung magbibigay-bigay tayo tapos hindi naman pala masyado nag-aaral ang bata, ibibigay natin sa ibang bata na mas deserve. Kailangan namin makita yun ha at malaman. Para na rin ma-ano kayo, mapursige na mag-aral ng maigi. Iba po kasi naibigay yung card nila eh. Pag naka ano ka, 90, anong gusto mo reward ko sa'yo? Kaya mo ba yun maging 90? Kaya.
Kakayanin. Yan, ganyan yung ano, fighting spirit. Dapat kakayanin. Pag na ano ka, pag naka 90 ka, ano gusto mong reward ko? Meron akong isang bata na ano, na sinabihan din ng ganyan. Ang grades niya 88. Tapos may isang 89 point something, konti na lang. Magiging honor na siya. May mga award akong bibigay sa mga yun. At ilan lang kayo sa aming napili na bigyan. Kakayanin, kaya. Kaya, kaya. Pero pag nakuha mo yon, anong gusto mong gift ko? Anong reward na gusto mo? Sapatos. Sapatos lang? Yung gagamitin mo sa school. Oh, sapatos, at saka gamit sa school. Sa'yo, buso. Kaya. Anong ano reward gusto mo? Ha? Hindi. Gusto ko yung gusto mo. Damit. O, Nay, kamusta ang Christmas? Ay, kamusta ang araw, Tay? Titinda ka pa, Nay. Hello po. Merry Christmas po. Tinda po kami kaninang patola. Patola? Magkano kinita? Sandaan po. 10 piraso lang po yun. Mm. Yan lang po kasi nakuha namin gulong. Pabili ng bigas. Kaya may bigas sa uli. Malaking tulong po ito sa Sinadya ko talaga gabi pumunta kasi mangangarulin ho. Kasi nangangarulin ako diyan kung saan saan para may maibigay sa kanila. Hindi. Hindi po. Sinubukan ko mangarulin, titignan ko kung ano reaction. Hindi ko dumi, hindi ba saan? Alam mo, last na ano ko, pangangarulin, bata pa ako. Sabihin mo, pasensya, sabihin mo. Saglit lang din naman ako kasi hinatid ko lang yung papasko ko. Sa ngayon yan muna. At pag nagdasal-dasal ka pa at na ano, maawa si Lord, sa isang araw, kakabiyaya ka. At ngayon, ito muna yung ibibigay namin para sa iyo. Lagi pa ako nagtarasan araw at gabi. Layo pa kang kasama doon. Ngayon dinadasal mo na kasama ko, sample. Ano po, na ay palayo ko kayong mga kasama ko, mga kawan, malayo sa kapit, at ano mong kapama ko. Amen. Tsaka yun din naman ang aking dalangin para magtuloy-tuloy itong ating gawain. Gusto ko talaga, Lord, na lumakas palalo yung aking pangangatawan at tsaka yung, syempre, hindi mawawala din yung pananalig sa kanya. At kinagat ako ng langgam. Sweet kasi ako eh. Kaya ako kinakagat ng langgam. Eh sa 100 na kinita mo, Nay, anong, saan mo pinaglalaanan yun? Binili po namin ng mga kailangan dito sa bahay. Sa 100? Kape, asukal. Tapos yung parang ulam. Nakabili nga lang po sa 20 pesos na tuyo. Tuyo ulam niya. Sa kung patula lang po kasi may tindahan kanina, yun lang po nakuha namin. Ano yung tanim niyo? Hindi po, pakyaw din po. Tapos kumukuha po namin. Tanim-tanim kayo sa likuran niyo dyan, oh. No? Maano po eh, mga... Kambeng? Oh, katayin niyo yung kambeng para wala kayong kalaman. Oh, Nay! Ano? Oh, okay na tayo, Nay. Oh, ito na. Binigay ko yan, kaya ang reason kung bakit ako nagpunta dito ay para ibigay yung mga allowance ng mga bata. Kaya sinabi namin, bibigyan namin kada buwan yung allowance ng mga bata. So kanina, tinanong ko yung mga grades ng mga bata. Tingnan natin, baka may mga changes pa. Maganda yung tutulong tayo pag deserve ng bata. Kung tatamad-tamad yung bata, okay tayo doon. Kailangan makita namin na
nag-aaral na maigi yung bata. Gaya ng pinangako namin, ito yung alawas nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, alawas na eh. Susunod naman na punta natin, kung ano yung napag-usapan natin last time, kung napanood yung mga bunso, yung mga kagustuhan nyo, yung kahilingan nyo, binabalik mo? Hindi po. Kala ko binabalik mo, kukunin ko yun. Kung, kung yung napag-usapan natin, yung bibigyan ka namin ng pagkakataon ulit, bibigay na namin sa iyo. Salamat naman Diyos ko po, Lord. Thank you, Lord. Tay dito. Ito naman po, ayan si Tatay at Tatay. Ang pangalan uli? Tay, ang pangalan uli? Idelberto. Yeah, oo nga. Si Tatay Idelberto. Ayan. Tay, nato na yung ganyan ikaw? Apa, bali ko na yan. Mga nasa... Bali, mahigit na kalim na taon. Nasa pito na. Nasa pito na. Dahil nung ko na eh, nasa pito na nga. Kaano-ano ka na eh? Kapatid ko. Tumatanda dyan. Akala ko kabit. Ay, hindi. Hindi, kuya naman. Hindi, joke lang. Joke lang naman. Ano mo naman ako. Sige, anong masasabi mo? Tay, ikaw ano masasabi mo? Ay, ako'y nagpapasalamat kasi nakabalik ulit. Binalan ulit nyo na ako at yung tulong. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kaya tulad din yung kayong ano. Hindi lubos-lubos ang pagpapasalamat ko kami mga ka suntusuli sa ano, pagkukuha ng mga bata ko para ganang ano eh, mga yan eh, halos isang buwan uling talagang naghirap na ano, gusto sa pagpasok nila na dahil nabusan nga sila ng ano, alawan. Mga yan eh, kahit na ulan, tuloy ang pagtitinda ng makinang yan. Kaya, hindi nga lang, sabi nga ano, mag-asawa, tuwing gabi-gabi kami kayong pinagkukuntuan, na sana naman eh, mabalikan nyo kami para para naman magkaroon ulit ang mga anak namin ng konting mga gastos. Eh ngayon, di, nagpapasalamat nga kami dumating kayo. Kaya, yun. Maraming salamat pati sa mga tumutulong sa amin. At kami naman eh, talagang hindi nila pinagsasawaan tulungan. Nay, ano po yung sasabihin ninyo sa binigay po ng mga kabunsuan sa inyo? Maraming maraming salamat po sa tulong na ibinibigay niyo po sa amin. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil wala na po kami, wala po kami hanap buhay, kundi maglakot lang po ng pakaunting-kaunting gulay. Dahil po sa tulong niyo, nakakapag-aral po ng maayos ang aking mga anak. Maraming salamat po, napakalaking bagay po nito sa amin at tinatanong po namin to ng malaking utang na loob sa inyo. At maraming salamat po sa Panginoon Diyos at patuloy po kayong hinihipo para makatulong sa aming kalagayan. Kaya lang po ang nakakaunawa sa amin at patuloy, wala po kayong sawa sa pagtulong sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo, pati na rin po sa inyo Kuya Mel, sa pagbabalik niyo sa amin. Maraming salamat po. Punta ni Kuya Med na hirap na hirap po talaga kami noon. Halos mawala na po ako ng pag-asa sa buhay. Hindi ko po alam kung paano, kung ano ang gagawin. Dahil nga po nakasakit na ang aking asawa, ako na lang po mag-isang nagtataguyod sa mga bata. Halos wala pong makain. Tapos yun po, napakalaking tulong po talaga ng pumunta sa amin si Kuya Mel dahil naranasan po namin kung paano mamuhay ng
kumain tama sa tamang oras. Naramdaman ko namin na ramdaman ko po na paano mamuhay ng walang masyadong iniisip. Matulungan niya po kami. Kaya malaking napakaraming salamat po talaga sa Panginoong Diyos. At hindi na po kami kinababayaan sa kalagayan namin kahit na ganito po kami. At sa maraming salamat po sa nagpagawa sa amin ng bahay. Nagkaroon po kami ng mais na tirahan ngayon, hindi na po tumutulong aming bahay. At sa mga gamit po, kumpleto na po ang aming gamit. Dati po iwala. At sa mga sa nagbigay po ng sa doon po sa nagbigay sa amin ng panghanap buhay yung sapat sa tindahan, maraming salamat po. At sa doon po sa bike, sa pang sidecar po, maraming salamat po sa mga nagbigay mo sa lahat-lahat pong nagbigay doon. Maraming salamat po sa lahat. Ang Panginoon yun, Diyos na po ang bahala magbalik ng biyay at pagpapala sa inyo. Kabutihan sa amin. Maraming salamat. Pero siyempre, na pag tinulungan kayo, tulungan nyo din yung sarili ninyo. O ikaw, Buso, ano yung pwede nyo, anong gusto mo sabihin? Salamat po sa nagbigay sa amin ng bahay. Bahay. Maraming papasalamat po ako ng marami. Laksan mo, sa lahat ng mga nagbigay sa amin, lalo na po doon po sa tindahan. Pasensya na po kayo kung hindi po namin na anuhan ng ayos. Kung ano lang po pwede yung bigyan nyo po kami ng pangalawang pagkakataon na mabigyan ulit ng panibagong tindahan. Gagawin po namin ang paraan para ma ayos po namin. At salamat din po dun sa nagbigay ng bike. Salamat po ng marami. At sa lahat po ng mga nagbigay ng mga gamit. At sa mga nagbigay ng mga allowance araw-araw. Nagpapasalamat po ako ng marami. Salamat po. Maraming salamat po sa nagbibigay po sa amin ng allowance tuwing buwan-buwan po. Nagpapasalamat din po kami sa nagpagawa nitong bahay. Po dun sa nagbigay dun sa tindahan. Pahensya na po at di po namin na palago yun dahil po ginagamit po na kinamit po namin yung doon po kami kumukuha ng mga gastusin po dahil po wala po kami ibang trabaho. Kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataon uli, baka po mapalago na namin yun. Ayan, at salamat din po sa mga nagbigay ng bike. Saka po sa nagbigay ng allowance, maraming salamat po. Sana po ipagpalaan kayo ng Panginoon. Saka po maraming salamat po kay Kuya Migs. Dahil po bumalik na siya dito. Welcome! Salamat po sa salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin. Sana po ay matulungan niyo pa kami. Ayan, hindi naman sila magsasawa, Bunso, ang pagtulong sa inyo. Gaya na sila sabi namin, tutulungan namin kayo, kailangan tulungan niyo din yung sarili ninyo.
Ayan, alam ko naman kung ano nararamdaman ninyo. Alam ko rin dahil sa mga pagbibisita ko na to, sa mga nangyari ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo ninyo, taon, buwan, na hindi ako nakakapunta dito, alam ko yung hirap. Alam ko yung nararamdaman ninyo. Lalo na si tatay, tanong mo. Hindi naman natin masisisi ang padre de familia na ganyan yung sitwasyon. Eh, wala. Ganun talaga. So, si nanay, ganyan din. Nangyari. So, saan pa sila kukuha ng ibang income na pwedeng mag-provide ng pangangailangan nila? Siyempre, siguro, binigay tayo, dinala tayo dito ni Lord para i-guide sila. Pero, gaguide namin kayo, pero hindi namin kayo i-spoil na tutulungan. Tulungan nyo pa rin ngayon. Nangahawak sila sa pangalawang pagkakataon na bibigyan natin sila ng negosyo. So, promise, 2024, ayusin ninyo yung negosyo ninyo na ibibigay namin. At pagdamutan nyo muna yung allowance nyo. Okay? Oh, happy-happy lang ha. Okay lang. Alright. Okay? Isa mo, alright. Once again, this is Migs Molino na nagsasabing happy-happy lang. Happy-happy lang. Kaya naman, ingat, God bless and bye-bye. Bye-bye. Oh, happy lang, happy-happy lang. Ang buhay, sadyang ganyan lang. Bye-bye na, bye-bye. Pag-igihan na, pag-igihan.